Buhay mga bro and sis, nandito na naman po kami. Kamusta po kayo? I hope na nag-enjoy po kayo celebrating yung Christmas po. And I know lalo na sa Pilipinas na kaluit kanan yung handaan, and most especially rin sa mga taga UAE na busy sa pagse-celebrate in sa park, public parks or anywhere sa mga bahay-bahay o sa flat po. Alam ko nagkakasayahan ang iba naman kahit despite na may trabaho and still able pa rin sila i-celebrate yung Christmas. Kami naman po dito ngayon po ay December 24, 1 PM in the afternoon. So ang madaling araw na sa Pilipinas and gabi pa sa Abu Dhabi, as of this time, nagse-celebrate pa sila ng Christmas. Kami naman ay magse-celebrate pa ng Noche Buena later on. So busy na rin po kami nag-prepare and maraming celebration rin po yung nagdaan pong mga araw, Christmas parties. Marami rin kami na-attendan ng mga parties po dito. Overwhelming rin po kasi yung pag-welcome po sa amin dito as a newcomer po dito po sa bansang Canada, dito sa probinsya ng Manitoba City of Winnipeg. Yes. So ngayon po pag-uusapan naman po natin ang kaibahan, anong difference between Abu Dhabi and Winnipeg. Skip na natin yung regarding sa weather kasi very obvious naman na napakalamig po dito compare po sa Abu Dhabi na which is in the Middle East. So bago po yan, mag-intro muna po tayo. Transportation po dito is kagaya rin po siya sa Abu Dhabi, which is shuttle bus and taxi. So ganoon lang po yung pareho lang po sila. Ang kaibahan lang po is yung dito uso pa rin sa kanila po yung pinapakita lang sa driver ng bus yung ticket mo, which is ganyan rin po yung before sa Abu Dhabi pero tinanggal na po nila. So sa Abu Dhabi ngayon is stop na. Bili ka lang ng card and recharge mo lang siya through online or any yung recharge station and then tap lang siya ng tap. Dito meron din siyang tapping rin po. Meron din siya yung card na nabibili nyo. Mayroong good for 5 days, may good for 7 days, may good for 1 month which is unlimited rin siya. So depende kung ilang duration ng ticket. Yung ticket, papakita mo lang siya, papakita mo siya sa driver bago ka sumakay ng bus. So, yun yung transportation po dito sa Winnipeg. Taxi, hindi ko po siya mai-compare kasi hindi pa namin nasusubukan mag-taxi po dito. Pero sabi nila, mas mapapamahal ka kung magta-taxi ka. Same rin naman sa Abu Dhabi. Not unless na lang na sobrang late ka o kailangan mong pumasok on time or kailangan humabol sa oras. So, you have no choice kundi mag-taxi. Pero ang kaiba lang po dito, napansin ko lang po, hindi siya masyadong visible yung mga taxi po dito. As napapansin ko lang po personally, unlike sa Abu Dhabi na napaka-visible, napakadaming taxi na ano, kahit kung tinatamad ka mag-bus, papara ka lang, marami nang dumadaan ng mga taxi. Dito, bihira ako makakita or siguro hindi ko lang po napapansin dito sa area po namin. Pero sa downtown, parang very ano lang siya, hindi ko siya bihira makita. So most probably nakikita ko lang po yung mga buses po na pupunta yung umiikot po sa downtown and anywhere in Winnipeg po. Tinanong ko yung asawa ko kasi naman po kasi yung nag-grocery, sumasama lang po sa kanya kasi pinagdadrive po siya. Dito may parang katulad rin siya sa Abu Dhabi na iba yung price sa Carrefour, iba yung price sa Lulu.
may mas mura, may mas mahal. So, ganun rin po dito. So, kailangan lang talaga bago ka pumunta sa grocery store or superstore, pwede mo siya i-check through online kung ano yung dapat mo bilhin, then price difference. Ngayon, ang napansin ko lang dito and discover ko lang, and ang kagandahan dito, for example, nagpunta ka sa grocery, nakita mo siya sa online, the price is, for example, bigyan kita ng example, something like milk with this brand, for example Infagro, ang price sa online sa Canadian Superstore is $20. Nagpunta ka ng Walmart and ang presyo ay $25, for example lang po to. Gagawin mo, pwede mo siyang i-price price match. So ipapakita mo siya sa cashier na ito yung price sa kabilang store, then tatapatan po nila yung presyo ng milk. So kung pinakita mo is $20, so kanila $25, so i-match po nila yun, magiging $20 po siya. So just make sure lang na pareho siya ng brand, pareho, anything is pareho lang talaga siya, then ipa-price match po nila. Sa Abu Dhabi, as far as I know, wala pong ganun. Ikaw talaga yung, kung halimbawa pumunta sa Sharaf DG and nagpunta ka ng Eros, mas murang Eros, hindi mo siya pwede price match. So, doon ka nalang bibili sa Eros. So, yun lang po yung isa sa mga napansin ko. Second po is, mahal po dito ang isda. Okay? Kung sa mga kabayan ko po na papunta na po dito sa Winnipeg or anywhere in Canada po, kumain na kayo ng maraming isda. Kasi dito napakamahal po ng isda or any seafoods po. Medyo mura pa ang karne dito at chicken. Yun ang palagi pong binibili po nila. Pero isda po napakamahal po dito. Per pounds. Yung pa, isa pa nabasa ko, per pounds sila. So, kung hindi ka familiar sa pounds, so kailangan mo i-convert siya sa kilo para mas familiarize ka. So, yun po, mahal. Second po, yung gasolina. Gasolina po dito is almost the same lang po siya sa Abu Dhabi. Kasi pag nagpapagasolina, kino-convert ko po siya. So, hindi siya gaano kalakihan. Hindi, almost pareho lang siya kasi may oil reserves rin dito ang Canada. So yung price nila plus tax, so pareho lang siya kasi may tax na rin naman sa Abu Dhabi. So halos pareho lang siya, wala siyang pinagkaiba. Ano pa ba? Gadgets, almost pareho lang. Hindi siya mahal, hindi rin siya mura. Hence, may mga mura depende kung nagsisale siya. So, kagaya rin sa UAE na malimit po may mga sale. So, ang ginagawa ng mga consumer po dito, mga resident po dito, kung may mga balak silang bilhin na mga electronics or mga gadgets po, doon sila nag-take advantage sa mga sale po kasi doon po yung nagbabagsak presyo. So, ganun rin po yung sa Abu Dhabi. Karamihan sa mga bumibili ng mga gadgets, it's sa mga pag na yung mga sale or mga promotion po sila. And ano pa ba? Ang mga price po dito, damit, okay lang kasi mayroon naman sa Walmart. Pwede kang bumili doon sa Walmart. And sa Abu Dhabi kasi, may mga, pag mga branded, medyo may kamahalan. Dito, mga branded, medyo, mas compare sa is mas mura dito ang mga branded kasi karamihan kasi mo yung mga well-known na brand like lalo na sa mga kababaihan yung Michael Kors, so mas mura dito. Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren, yun po yung mga mas mura po dito yung mga brand. Pero may mas mura pa daw outside the Canada. So kung citizen ka na, pwede kang pumunta sa parts sa US kasi malapit lang US dito. So may mga outlet mall na mas mura pa. Meron ditong area na natawag na outlet mall ng Winnipeg. Disclaimer lang, kung pupunta kayo ng outlet mall and handa kayong gumastos,
kung hindi kayo marunong mag-control sa pag-shopping, huwag kayo pupunta doon kasi matetempt talaga kayo na bumili. Kasi kung i-compare mo siya sa UAE, one big example po yung bag ng Michael Kors is almost half ang price niya na mas mura dito po. Kaya yung nangyari doon, yung nagpunta kami doon, wala kabalak-balak ang asawa ko, yung nakita yung knapsack na MK, ayun, na-tempt po siyang bumili. Walang kabalak-balak. Pero anyway, magagamit naman po niya pagpunta sa office po. Yun po, meron ring outlet mall sa Dubai naman po siya, not in UAE. Pero kung yung nga po, gaya na sinabi ko, comparison po between ano po is mas mura, malaking mura po dito. Ano pa po? Yes, sapatos. Dahil mahilig ako, nung collect po ako ng mga sapatos, I admit po na yun talaga yung pinaka kinaadikan ko is sapatos. Nagpunta po ng Foot Locker, nagpunta po sa Nike store and even outlet. Hindi siya yung difference, yung price nila is almost the same lang dito. May kaibigan ako na nagsabi na kung gusto mo talagang bumili ng mga Nike brand, yes, sa US ka talaga pumunta kasi doon yung mas mura. Dito, i-compare mo sa UAE, almost pareho lang siya. Ang kagandahan lang dito sa mga katulad ko na mahilig sa mga sapatos at mahilig sa mga napaka-rare o napakahirap bumili o kailangan mo pang ipila, i-camp bago makuha yung sapatos na gusto mo. Dito, madali mo siyang makukuha. Like for example, yung Kyrie Irving na SpongeBob, madali, naka-display lang. So, unfortunately, hindi ko siya pwedeng, hindi yun ang priority ko ngayon. That time, yung nakita ko siya, yung kaka-release lang na Jordan 11 Breed, nakita ko lang naka-display. Unfortunately, hindi ko rin priority. Pero, ibig sabihin lang noon, madali mo siya makukuha dito. Tsaga naman, sa mga may anak naman po, ang gatas dito, gaya ng nabanggit ko sa mga previous vlogs ko po, is yung ginagamit kasi ng yung iniinom kasi ng anak ko is Aptamil. So wala po siya dito, unfortunately. So nakahanap naman po kami ng gatas na malapit sa yung lasa ng Aptamil, yung Infagro, which is yun ang pinakamura. As far as I know, yun po yung pinakamurang gatas po na pang baby po. So yun is cost only $20 po, or minsan nag $18 po siya per 680 grams. Tama ba? Yeah, 680 grams yata. Something ganun. Ang dito, mas nakakaano lang kasi medyo mayroon silang mga by liquid. May option ka, pwedeng liquid mo siya or pwede yung powder po. Wala ka masyadong pagpipilian ng mga gatas po dito. Halik sa Abu Dhabi or sa UAE po na marami kang choices. Kasi yung nasa Abu Dhabi po kami, para mas makatipid po kami ng milk po ng aking bunso, bumibili kami ng Nido and Aptamil. So pinaghahalo namin po yun. Para mas, kasi kung pure na Aptamil, medyo may kamahalan po yung Aptamil. So para inaano rin namin ng Nido po siya. And unfortunately, wala pong Nido dito. Nido lang po dito yung pang adult na po siya. So kailangan, good thing yung nagdala po kami dito ng Aptamil, yung malapit na pong matapos, maubos yung Aptamil po, bumili na kami ng Infagro na inuunti-unti na namin pong hinahalo para hindi po mabigla po yung bunso po namin. Sa diapers naman po, medyo mura lang dito po yung mga diapers, like Pampers po, kasi dito by box naman po siya. So yung box po nila, good for 120 pieces po siya. Pareho lang po siya, almost the same lang po siya ng price. Medyo may, hindi ko maano, kasi ang maraming option kasi sa Abu Dhabi, which is kung gusto mo yung pinakamura, kung gusto mo yung pinakamahal. So dito, dalawa lang yung, as nakikita ko lang po, napapansin ko yung Huggies and Pampers po. So pag nagpo-promo sila, halos pareho lang po yung price po nila.
So, syempre, doon kami bumili sa Pampers. Depende po kung ano yung mas mura po. Foods, kung nagkaroon po kayo mga Pinoy foods, pareho lang po sa Pilipinas. Halos pareho lang po, walang pinagkaiba po yung mga price. May mga mas mura ng konti dito kaysa sa Abu Dhabi. Pero, konting-konti lang yung difference po niya. So, hindi kami hirapan dito maghanap ng mga Filipino foods kasi marami ditong mga grocery na, mga Asian grocery na halo-halo na po. Nadudong mga Pinoy food, Chinese food, mga Indian foods po. Marami po dito na pwedeng puntahan para bumili ka na hindi mo, bira mo makita sa mga normal na superstore po. Normal na grocery store po. So, ganun rin po sa Abu Dhabi. May mga tinatawag na mga Pinoy products rin po na nagbebenta sa may bakala. Karating lang yung asawa ko galing work. Maaga siyang pinalabas kasi of course noon ngayon na 24, so maganda for the Noche Buena. And then one thing also yung pinag yung mga mobile plans pala dito compare sa UAE kasi nagtatrabaho sa telecom company sa UAE, so hulaan nyo na lang kung anong company po yun. Dalawa lang naman pagpipilian nyo kung it is a lot or do, so kayo na po ang bahalang manghula kung ano po yung saan po ako nagtatrabaho. Anyways po, kung comparison po yung mga plans po dito, mas mura po dito kasi sa UAE naman kasi monopolize siya, so dalawang company lang, so dito napakadami. So marami kang option para pagpila ko anong mas mura. Ang difference lang po dito, yung mga free minutes. Yung free minutes mo is included na yung incoming and outgoing calls. Unlike sa UAE, kung let's say may 1,000 minutes ka, for outgoing calls lang yun. Yung incoming, libre na po yun. Dito, kung meron kang free minutes, like for example, may 100 minutes ka, ibabawas yung incoming and outgoing calls mo. Yun nga lang. Doon nga lang. Doon tayo talo. So, data-wise, okay naman yung mga offer po nila. Mas mura compare kasi mahal naman talaga yung sa UAE. Home internet connection. In Abu Dhabi kasi is, or whole UAE is almost 99.9 fiber optic na. So, dito is selected pa lang. May ilan-ilan na gumagamit pa rin ng broadband. May mga area dito na fiber optic ready na, which is good, pero kasi nung in-interview ako sa isa sa company dito, hindi pa almost 100% dito na fiber optic, so majority pa rin is gumagamit ng broadband dito. So comparison naman, mura pa rin siya kasi may option ka dito na internet lang, may option ka naman with TV connection, with internet connection with TV package, which is kahit i-combine mo siya, mahal pa rin yung sa Abu Dhabi. Kung dito sa Winnipeg, or maybe apply to sa whole Canada po, kung kabayan ka na lagi kang late sa trabaho and punta ka dito, then you have to adjust kasi dito po very strict sila sa oras. Ibig sabihin po, kung ang pasok niyo po ay alas 9 ng umaga, so kailangan 15 minutes before 9 ng umaga kailangan nasa office ka na o nasa trabaho ka na. So 15 minutes before the time po is considered on time. Pag pumasok ka naman ng eksakto 9 o'clock or 8 o'clock or 7 o'clock, considered late na po kayo. So bakit ganun po yung kanilang pong policy or ganun po yung culture po nila? Yes, syempre sa mga nakatira po dito at sa lalo na pag mga winter na po, and maraming sinusuot na pangloob or jacket or during winter. So syempre bukod sa pag-ilalim, maglalagay ka pa ng jacket at maglalagay ka pa ng coat. Syempre pag pumasok ka sa work na exact time,
doon pa lang po sa pagtatanggal pa lang po ng jacket, pagre-retouch or whatever nang gagawin mo, kung magpapalit ka, karami, mostly may mga babae kasi nang dadala pa talaga ng office na sapatos, ang sinusuot lang muna nila is boots or winter boots. So yung pa lang po, ikakain agad yan ng more than 50 minutes. Yes, more than 50 minutes. Minsan 30 minutes pa kung usually pag mga babae na tawag dito, nagre-retouch. So, kaya yung ginawa nila, iba pa nga, dapat 30 minutes before the time. Depende yun sa weather condition po. Pero pag normal, 50 minutes is okay. So, as individual po, usually ako, 30 minutes before ng yung oras talaga ng trabaho, natutuon na ako kasi minsan kasi pag sabi nila pag yung weather is bumababa, nagne-negative po, minsan may mga bus kasi na late na dumadating. So ayoko naman na mas okay na yung mas maga kaysa yung naghahabol ka sa oras. So yun po. So kung lagi kang late dito, matututo kang pumasok ng maaga at on time. So 50 minutes before the time, dapat nandito ka na, nasa trabaho ka na. Dapat eksaktong, for example, eksaktong alas 9, kung customer service ka, nasa lugar, nasa pwesto ka na, or kung receptionist ka, nakaupo ka na doon sa area mo, or kung nasa office ka, nasa table ka na para mag-start ng trabaho. Yun yung kagandahan po doon. And nakakatuwa kasi pag, for example, break time mo, lunch time mo ng 12 to 1, kailangan i-consume mo yung isang oras. Kung natapos mo siya ng 30 minutes, then you have still 30 minutes to, kung gusto mong mag-relax o whatever na gusto mong gawin, dapat i-consume mo yung one hour. Hindi yung after 30 minutes, mag-start ka ng trabaho. Hindi ka, karamihan sa mga employers dito, hindi ka allowed. Kailangan magpahinga ka. So, pinapalaga nila yung oras. Siyempre, ayaw rin naman nila sinasayang yung oras po nila. Sa UAE or Abu Dhabi, I don't know, ha? Pero based sa past company namin, medyo maluwag naman sila sa time. So, bakit katawag nila very flexible na kumbaga kinoconsider na ganun or sa i-verbal na ano na huwag ka malate na ganun. Dito hindi pwede yung ganun. So, kailangan gantong oras or yung ganun po yung culture po nila o yung working environment po dito sa Winnipeg. So, nakakatuwa. Sa akin, walang problema po yun. Siguro, sa more than 10 years ko na po sa sales, sa customer service, yung ipagmamalaki ko lang po talaga na never po ako nalilate. Siguro, yun po yung natutunan ko sa father ko po na mas maganda na yung ikaw yung naghihintay kaysa ikaw yung hinihintay. So, yun siguro yung tumatak ko na ayoko nang nalilate ako kasi syempre, halimbawa, for example, naghahabol ka sa oras, then for example, nagda-drive ka, parang yung mind mo na gusto mong mabilis na mapapunta doon, eh minsan yun ang nagkakos po ng accident or disgrasya po. So, ayoko nang ganun. So, yun talaga yung hanggang ngayon, yun yung na-apply ko sa sarili ko na ayokong malilito ako. Even sa mga usapan na gantong oras, dapat lagi po akong on time or mas maaga pa po doon sa napag-usapan po. So, yun po yung working condition po dito. And, ano pa ba? Very smooth dito magtrabaho. Parang ang gaan-gaan lang. Walang pressure. Sabi nga ng asawa ko, parang basta parang ang gaan-gaan lang magtrabaho po dito. Yung support system po nila dito is sobrang ganda. Newcomer ka man o hindi, pantay-pantay po dito. Walang magtitig advantage sa iyo. Kumbaga, isusupport ka nila regardless kung anong yung race mo or kung ano yung nationality mo. So, wala ditong kung Pilipino ka or newcomer ka. Dito, pantay-pantay po dito. That's the good thing po dito. So, yung discrimination, itong word na discrimination po, hindi po pwede po dito yung mag-discriminate ka ng tao. Hindi pwede. Even kung kahit, mapapansin nyo po dito, pag napunta po kayo dito,
Yung sa paggagawa po ng resume, hindi po pwede, hindi kailangan ilagay niyo po yung picture po ninyo. Yes, hindi mo niyo kailangan ilagay yung picture. Unlike yung sa nakagagawin po natin sa Pilipinas or sa Abu Dhabi, pa nag-apply po tayo na pagandahan tayo ng picture sa resume. Ito po, hindi po nila, tinatanggal po nila po dito yung picture kasi to avoid yung discrimination po. Kasi baka, kasi yun naman kasi usual ang tinitingnan po nila, ah, pangit ka, dito ka, may team ka, dito ka. So, dito hindi. Ibibase nila ang tatanggapin kanila dito sa ability mo, kung kaya mo yung trabaho, and yun lang. At regardless kung anong edad mo, kung 60 years old ka, kaya mo pa magtrabaho, pwede ka pa rin magtrabaho po dito. Sa UAE, aminin mo na po natin na although inaano po nila yung discrimination, but hindi pa talaga may iwasan na may mga discrimination pa rin po pagdating po sa Middle East po. Most special po pag newcomer ka or nasa tourist visa ka sa Middle East. And ang malungkot na nangyayari po dyan is binabarat ka ng employer kung alam nila po na lalo na paubos na yung duration po ng tourist visa mo, and then nakikita po nila wala ka ng option kundi tanggapin siya. So tinatanggap ng karamihan sa ating mga kababayan, it's like a survival job po, and at the same time parang stepping stone na rin po nila pag nagkaroon sila ng experience, pwede silang lumipat. Kaya laging sa tagal ko na sa UAE, lagi pag may mga nag-message sa akin sa FB na gusto nila, nagbabalak po silang magpunta ng Abu Dhabi or Dubai, lagi ko sinasabi na apply na lang kayo sa mga legit na agency na nagsesend ng mga trabahadors or mga na employees sa Middle East. At least doon sure ka na pag may work, sure ka na may trabaho. Kasi ako, nagtatrabaho po sa telecom, may na-assign po sa mga mall. Dito, pag sa mall ka, hanggang pag weekend, hanggang 6 PM lang yung trabaho mo. Karamihan sa mga mall dito. And pag weekdays po, nagsasarado na po mga mall po dito. May ilan nagsasarado ng 9 PM, ang ilan nagsasarado ng 7 PM po. Yes, maaga po ang sarado po dito. Kaya pag umalis kami mag-asawa o nagbabala kami mag-asawa na, kasi nakagawian namin sa Abu Dhabi po na mas umaalis kami ng mga pahapon or mga 7, kasi alam nyo naman Middle East medyo mainit, so mas prefer namin yung mga paggabi. Medyo nanibago lang kami ng mga sa una po dito na kailangan mas maaga pa doon kasi or else maabutan mo sarado na yung mall. Kasi ang mall po sa Abu Dhabi or sa UAE po is pag weekdays po ay nagsasarado regular po ng 10 PM, pag weekend naman po ay 12 midnight po. Minsan pag nagsisale pa is nagto 24 hours pa bukas. Dito, yun nga po, hanggang 6 PM lang pag weekends, and pag weekdays naman po is depende po sa mga mall po or sa lugar. May 6 PM, may 7 PM, meron rin pong 9 PM po siya. Yan lang kagandahan po kung nagtatrabaho ka sa dito sa Winnipeg. Pag wala ka naman trabaho, regardless kung newcomer ka or residente ka na po dito or citizen ka dito, pwede kang tulungan po. Marami po ditong non-government organization po na handang tumulong po. Very willing sila na tulungan kayo. Parang baka pag nawala ka ng trabaho or na-layoff ka, for example, punta ka lang sa kanila, tutulungan ka nila magtrabaho. Kung kailangan nilang i-train ka, for example, gusto mo ng ganitong course or gusto mo mag first aid or something, pwede kang umattend ng seminar ng training po nila, depende kung gaano kahaba po. And then yun, tutulungan nilang hanapan ng trabaho. Hindi po siya agency pa, sila po yung non-government organization na yun lang po yung trabaho nila. Ang nag-finance po sa kanila ay yung mga nag-sponsor po ng mga companies and government po. Meron rin po ditong agency, kagaya rin po sa Abu Dhabi or sa anywhere in UAE na yung
through agency na po. So meron din po dito po na mag-apply ka sa agency, sila maghahanap ng trabaho na para po sa inyo. And then kapag absorb ka, kasi po may possibility na ma-absorb ka, pwedeng bibitawan ka ng agency and then kunin ka na ng company na pinagtatrabahuan mo. Opportunities. Okay, marami pong job opportunities po dito. Kayo na po yung pipili. Okay, pwede yung full-time, pwede ka mag-part-time. Yun po yung, kung kaya po nyo mag-part-time po ng maraming work, nasa po yung, nasa inyo po yun. Oops, wait lang po. Gising na yung baby ko. Oh, okay. So, kayong pipili, depende po kung ano po yung line ng gusto po nyong trabaho. Karamihan po sa mga trabaho na maano po dito is kung trabaho ka, background nyo po sa admin, sa sales, customer service po. Yan, marami po yan dito. Marami kayong, wow. Meron po sa mga engineering, depende po, pero I'm not familiar po dahil unlike po sa Abu Dhabi, pag company sponsor po yung visa po ninyo, ibig sabihin po, ang company nag-visa po sa inyo, hindi bawal po sa Abu Dhabi po yung nagpa-part-time po kayo. Pero pwede kang kung gusto mong pagkakitaan, like online selling ka or magbenta ka na kung ano-ano, walang mong problema po yun. Allowed naman yun. As far as I know, allowed naman yun as long as pwede siyang huwag ka lang magbenta ng pinagbabawal na gamot. Pero okay po yun. Yun po yung ginagawang karamihan sa mga kabayan po natin, which is okay naman po siya. Minsan nga po, may mga nagbebenta po ng mga kakanin or alakas. So, marami pong napaka resourceful po ng ating mga kababayan po sa Middle East. So, okay po yun. Yun po yung, kumbaga yun na lang yung pinaka part-time po nila. Or minsan kasi may mga katulad ng mga hobbies po ng karamihan, like yung photography. So pag may mga special event, yun ang ginagawa po nila. So nagbabayad ka lang sa kanila. So yun yung mga pang extra-extra po nila doon po sa UAE. Siguro naman po hindi na po iba sa atin po yung hindi na bago sa atin po yung reason kung bakit isa sa mga gusto nilang puntahan po dito ng mga Pilipino po ay Canada is because of the benefits. Regardless kahit mataas po yung tax, at least may mga nakikita mo naman yung kung saan napupunta yung binabayaran niyo pong tax. And one of the reason rin po yan, isa sa main reason po namin kaya nag-decide po kami as a family na pumunta po dito sa galing Abu Dhabi to Winnipeg po is para makakuha rin ng ganito pong benefits. So as a newcomer, ano po bang mga benefits po? Okay, as a family, of course, schools, so libre ang paaral po dito sa until high school po. Kung gusto mong mag-college yung mga anak mo, which is matagal ko bago ko isipin yun, so pwede mong pag-ipunan, or usually ang karamihan sa mga ginagawa po nila is pinagpapatuloy ng college po sa Pilipinas. Kung may mga baby naman po kayo, yes, child tax benefit po. Ano naman po yun? Kung bibigyan ka ng allowance ng anong po ninyo, ng government po dito, yun yung applyan pa lang po namin after this long holiday po, break. So, yun po yung asikasuhin po namin kasi ka-receive lang po ng asawa ko ng PR card niya kasi inulit yung kanyang pinaresend ulit sa kanya yung picture po. So, kami naman po, nung last month po na-receive po namin yung PR card. Okay? So, yun po yung asikasuhin namin, child care tax benefits. It will be, per month po, mga $500 po yung makukuha namin. So, dalawa po yung anak po namin. So, $1,000 po per month po yun. Diba? Hindi na masama, diba? So, ang kagandahan po yun, kahit late na kami nakapag-apply, babayaran pa rin yung mga months na simula nung dumating po kami. So, babayaran yung October, November, na
na hindi pa may nabayaran ng ano ng government, so babayaran namin yun. Babayaran ng government po yun. Ano pa ba? Yun. Kung baguhan ka lang dito, newcomer ka dito, of course, ang maganda po dito, may tinatawag po silang rent assist. Ano pong ibig sabihin po na yun? Yung bibigyan ka ng allowance ng government na approximately mga $900 per month, ibigyan ka ng government. Yan yung suporta sa iyo kung nag-apartment ka. For example, nakakuha ka ng apartment po worth, for example, $1,000, isho-shoulder ng government is yung $900 or higit pa, more or less po yun. So yun na lang, $100 na lang yung gagastusin mo. Yung po yung tinatawag na rent assist po. Isa lang yun sa mga natutunan ko po sa ano sa isa sa mga kulig ko rin po kasama sa orientation po, yun po yung ginawa po nila, yung rent assist. So di ba ang ganda? Isusuportahan ka. Sa Abu Dhabi, wala pong rent assist. Of course, very ano naman po na mahal po ang accommodation. Gaya ng sinabi ko po, almost 60% po ng sweldo po nyo, ikakailin pa lang po ng sweldo po ninyo. Ng accommodation po ninyo. Sa Abu Dhabi kasi po, ang ginawa po namin, nag-umpisa rin kami sa room. Lalo na po ako, galing po akong Saudi Arabia, nag-cross country po ako sa Abu Dhabi. And naranasan ko po yung sa isang room, isang one room with attached bathroom po na 20 po kami. Yes, 20 po kami na. So double deck po yun. 1, 2, 5 na double deck. And yes, 5 double deck. Tapos sa isang bed, minsan may mag-asawahan. Sa taas, meron sa taas. Ako sa baba. Magkaiba kasi yung presyo ng bed space, double deck sa baba at ibang presyo sa taas. So, naabutan ko pa yung ang bayad sa baba is $600. Tapos sa pagtaas ka naman is 500 dirhams lang po siya. So kayo na lang po yung mag-convert sa Canadian dollars. Pag kumuha ka naman ng room, medyo malaki-laki, medyo okay-okay yung sweldo po ninyo. Approximately po ang room po is depende po kung gusto niyo attached bathroom or hindi. Kung hindi attached bathroom po siya, naglalaro po sa 2,000 dirham to 2,500 dirhams po ang per room. Okay? Pag attached bathroom po at medyo malaki po siya, nagre-range po siya ng 2,500 dirhams to 3,000 dirhams. Convert nyo po siya, ha? Yung binabayaran po ng isang room sa Abu Dhabi is parang monthly amortization mo lang dito na bahay. Ganun po kamahal po ang accommodation po sa Abu Dhabi or anywhere in Middle East. Paano ko po nalaman? Kasi nag-flat rin, kumuha po kami ng flat doon o isang apartment. Ang tawag kasi sa Abu Dhabi is flat, like sa parang condo siya na malaki na, well, 3 bedrooms, bago isang hall, bago tatlong CR o washroom po. So ang ginagawa namin para makatipid po kami ng para makalibre kami ng accommodation, so ang ginawa po namin, kumuha kami ng flat, which is kami yung tumitira doon sa hall or yung living room po kasi medyo malaki po yon. Then pinaghati po namin doon nakatira po yung mother-in-law ko, kami po, and then yung brother-in-law ko and pinsan po. Tapos yung mga tatlong rooms po natitira, yun po yung pinaparent po namin, and then doon namin kinukuha yung kita po namin, doon po kinukuha yung bayad sa tubig, sa kuryente, and sa internet connection po. So, kumbaga parang break even lang po. Para ang mahalaga lang po is malibre po kami sa accommodation, kasi kung gagastos kami kasama po yung accommodation, eh hindi ka makakaipon po doon. Christmas cheerboard, yes. Kakakuha lang po namin last Saturday po. Ano po yung cheerboard? Yung ano po yun?
on a donation po galing sa mga malalaking company po. Tapos yun naman po is binibigay sa mga newcomer. Ang iba nga daw is hindi na newcomer, kumukuha pa rin nun. Pero basically yung project na yun is for the newcomers po, binibigyan ng mga grocery items po. So iba pa po yung Manitoba Harvest dito. Yung Manitoba Harvest naman po, once or twice a month naman po siya nagbibigay rin grocery items po sa mga newcomers po dito. Meron rin binibigay during ano rin daw po, Canada Day. May binibigay rin po sa mga newcomers po dito rin po sa Winnipeg. So, hindi ko lang alam sa ibang province po ha, pero dito sa Winnipeg meron pong ganun. Yung Christmas cheerboard po, luckily na ano ng asawa ko po yun. So, kinuha namin ng 2 days or 3 days ago po. So, papakita ko po yung video clip. So, in the end of this vlog po, papakita namin yung nakuha po namin na grocery items. Pang Noche Buena na rin po yun. Yun po, employment support lalo na po sa mga newcomer po, sa family po. May tatlo po akong alam na non-government or organization na tumutulong sa mga baguhan po dito, which is the Immigration Center Canada of Manitoba po. Non-government organization rin po siya. Manitoba Star, which is doon po galing, and Opportunities for Employment o OFE. So ilan lang po yun sa mga maraming pong non-government organization na to handang tumulong po para sa mga newcomer po, lalo po sa mga naghahanap po ng trabaho. Honestly po, bago pa kami pumunta dito, nag-research na po kami kung ano yung kung safe ba dito. Of course, galing kami sa Abu Dhabi, isa actually na-award sila as number one safest country, safest city in the world. So number one po ang Abu Dhabi. I think itong year nito sila na recognize as number one safest po siya. And of course, kung galing ka sa bansang sobrang safe ka, kahit mating araw, kahit anong oras ka maglakad, walang gagalaw sa iyo. Kampante ka na walang mangyayari sa iyo. Syempre, concerned ka rin naman sa bagong mong bansa na pupunta mo. So nag-research kami kung ano ba yung mga pros and cons dito. So and hindi na naging honest naman yung sa orientation, it's ganun rin naman po sila nagsabi, sinabi naman po nila kung ano yung na-expect mo dito. So ang tanong is safe ba? Hindi. Okay. Pero i-explain ko kung hindi siya delikado, hindi rin siya safe. Isipin na lang natin nasa Pilipinas po tayo. Yes, may mga gumagawa ng kalokohan. So pero hindi naman todo pa rin naman po yung support ng government dito to make it safe. So dito kailangan lang mag-ingat. Dapat aware ka sa mga nakakasalamuha mo. Syempre may konting adjustment yun. Adjustment, and then syempre nakakapanibago lang. Kasi dito, unlike sa UAE, kahit nasa maliit na lugar ka or ano, tad-tad ng CCTV, dito wala yata CCTV. Or anywhere in area lang yata, sa downtown lang yung may CCTV. Kaya may nangyari kasi siguro 2 months or last month yata yung sa tapat lang ng bahay namin may parang yung hit and run ng binangga yung sasakyan. So tinanong ko sa kapatid ko, wala bang CCTV dito para ma-review kung sino yung bumangga, kasi parang umalis na. So sabi niya fortunately wala daw. So yan lang, wala silang CCTV dito. May mga nakikita pa rin naman ako umiikot-ikot, mga police dito. May mga area kasi dito na medyo marami yung may rate na mataas yung gulo or crime rate na tinatawag nila. May mga area naman na mababa. So may mga ganun po yun. Pero ingat lang dito, konting ingat lang, pero safe naman siya. Kumbaga, yun lang, mag-ingat lang po talaga.
doon lang kami talaga nanibago kasi katulad ng sa Abu Dhabi, kahit halimbawa magpa-park ka lang, nakabukas lang yung sasakyan mo, naka-on lang yung makina, punta ka lang ng tindahan, alis ka, balik mo, walang gagalaw sa iyo. Dito hindi pwede mangyari yon. Kaya nga, nung, yung bago pa lang ako dito, mga 1 week or 2 weeks pa lang ako, nagpa-vlog kasi ako habang nasa downtown and as a part dito sa Winnipeg. And then, iniwan ko lang yung camera ko sa driver's seat. And then, sabi na kapatid ko, huwag mong iwanan dyan kasi if someone na makakita dyan, baka basagin ang kunin. Yun daw po yung nangyayari. Eh, syempre, sa Abu Dhabi kasi walang gagalaw na ganun. Wala, as in wala. Kahit mo, minsan nakakalimutan mong bukas yung window ng sasakyan mo, walang mag-attempt na gagalaw ng gamit mo. As in, wala. So, kahit nakabalanda yung mga bike, scooter, o whatever ng mga anong belongings mo dyan, walang gagalaw. Walang gagalaw dyan. Kasi kung may gagalaw dyan, pwede mong i-report sa police, may CCTV po, makikita, screenshot lang yan, then huli ka na. Ganun yun. And if, kwento ko lang po, yung may nangyari po yung before, yung may pinatay, and within 24 hours, na-resolve agad po nila kasi dahil ng CCTV, yung surveillance camera nila everywhere, bawat galaw mo is nakatutok doon. So, ganun ka accurate o ganun ka ano yung ang ano nila dito. So, ingat lang to, dobling ingat lang, yung safe naman po ay nakadepende po sa inyo. So, dapat vigilant ka lang sa lugar. Huwag kang mag-isa pag sa gabi. Yun, ganun lang po. Pero sa downtown, meron silang tinatawag na downtown watch. For example, nagtatrabaho ka sa downtown din, gabi ka na nakalabas ng work, and nag-iisa ka lang. Meron silang hotline na parang tatawag ka lang sa downtown watch, may mag-assist sa'yo, may pupunta sa sila yung sa government nagtatrabaho. Para rin silang police, pero hindi sila police, pero sila yung isa sa mga ano sila, enforcement, something ganun, na aalalay sa iyo or sasamahan ka hanggang sa makasakay ka ng sasakyan mo or makasakay ka ng bus. So, meron din silang tinatawag na cadet, which is parang sila yung mga isa sa mga katulog rin ng mga police to kung pwede mong pag-reportan pag may gumawa ng masama sa iyo or may napapansin ka na hindi maganda, so pwede mo i-report sa kanila. So, ginawa po nila yun is to at least ma-lessen po yung mga crime rate po dito at sa mga gumagawa ng hindi maganda. So, yun po. Awa naman po ng Diyos. May mga napapansin lang po ako dito, mga umiinom habang naghihintay ng bus, which is not allowed. Pero, ganun talaga. Medyo ang siguro yung pag napunta po kayo dito, nag-ano kayo ng orientation, medyo na nawiwerdohan lang kayo dito sa lot nila. Siguro sa bansa na pinanggalingan namin sa Abu Dhabi is medyo strict sila. So parang feeling ko parang napakaluag ng napaka soft ng ano nila dito yung pag-implement ng batas. As of now, yun lang yung may ano ko, may i-comment ko. Kasi is to kung galing ka yung galing sabi ko galing ka sa strict pero napaka alam mo naman na safe ka, makikita mo yung malaking sobrang laki na lang difference po. Yun muna po yung aking may comparison po muna. I hope nagustuhan po niyo yung vlog ko. So marami po pong susunod pa po. Ang ginagawa ko po kasi ngayon, nililista ko po yung na-observahan ko. So, siguro pag may maraming list ulit ako na pwedeng i-share, magagawa ulit ako ng vlog regarding po dito sa difference and para ma-share ko po sa inyo. Para naman yung sa mga nagbabalak po na pumunta po dito is hindi ma-culture shock or at least handa na sila kung ano yung buhay na harapin po nila dito. At least, yun naman yung purpose po namin. So, papakita ko lang po yung clips ng
yung sa cheerboard, Christmas cheerboard na kuha po namin. Tiko po kayo lahat ng Merry 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 Christmas po and Happy New Year po, and mag-iingat lang po kayo, and may God bless you always po. And sana po lagi yung mag-iingat po kayo, and then don't forget to subscribe, like, and comment po dito para lagi kayong updated sa aming pong mga latest videos po. Muli po, maraming pa salamat, and may God bless you always po. Bye-bye. Thank you.